Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at andito naman po tayo at panagbigay ng encouragement, konting exhortation po sa bawat isa sa atin at we miss you so much at hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magkakaroon ng virtual fellowship, you know? But we so thankful sa technology at ito'y nagagawa natin. Nais ko lang po exhort sa inyo sa if you have your Bible, samahan niyo po ako magbasa sa may Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Basahin po natin. Okay, ito po ang sinasabi sa may Ephesians chapter 3 verse 14. Ito po yung panalangin ni Pablo doon po sa kanyang mga nasasakupan sa mga mananampalataya. Sabi dito sa talatang 14, "For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, that He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in the inner being." At ito rin po ang panalangin namin sa bawat isa po sa inyo. Alam ko medyo mahirap po ang ating sitwasyon at yung kalaban po natin ngayon ay hindi po natin nakikita. At dito po sa nasabi ni Pablo, it's more on the spiritual side. Nang sabi ni Pablo, nawa kayo palakasin, hindi lang sa panlabas, kundi sa pinakaloob. At ganoon din po sa sitwasyon natin ngayon, nang alam po natin na ang virus na to ang tinitira yung immune system natin. Kaya ang magandang panlaban ay malakas po yung ating mga pangatawan, lalo ng ating resistensya. Kaya we drink a lot of vitamins, magpahinga ng maayos, lalo na ngayon, relax tayo, wala po tayong trabaho. Kaya po maganda at habang nasa bahay tayo, nagpapahinga, ay pinapalakas po yung ating katawan para may panglaban po tayo sa ating virus. Dito naman sinasabi ni Pablo that He may strengthen you, your inner being. Ito yung pinaka sentro ng ating buhay, which is our spirit. Ito po yung panalangin ni Pablo, naging malakas po tayo sa espiritu. At pag naging malakas po tayo sa ating espiritu, sa tingin ko, anuman ang nangyari sa mga sandaling ito, ay mas magiging blessing after that. Nais ko pong bigyan ng title itong ating mensahe ngayon na Strength Within. The Strength Within. Ang kalakasan mula sa loob. At sa tingin ko, ito yung panahon na mas bigyan natin ng importansya yung ating spirito mismo habang tayo nagpapahinga, habang sa quarantine. Naalagaan po natin na tayo lang yung lumakas. Hindi lang ating physical, but our spirit. No? Na tayo'y lumakas. At sabi nga sa Ephesians chapter 6 that we are not vessels flesh and blood, but flesh and blood, but every principalities, powers, dominion of this world. So ang kalaban po natin ay espiritu. Hindi po natin nakikita, katulad ng virus din natin nakikita, pero ang kalaban natin spirit ay espiritu rin. Pero isa po sa favorite verse ko sa Bible ay yung 2 Corinthians 10:4. Alam niyo po ba yun? 2 Corinthians 10:4. "For the weapons of our warfare are not carnal, but they are divine powers, pulling down every stronghold that exalts themselves against the knowledge of God." Ito po ang mahalaga na ang panlaban natin sa anuman atake ng kaaway sa atin ay hindi po flesh and blood. Hindi po, ibig sabihin ng flesh and blood, hindi ating kalakasan, hindi ating galing, kundi ito po ay sa Espiritu ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, "Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord." At ang mahalaga po na para lumakas ang ating espiritu, pakainin po natin ang ating espiritu sa ating buhay. At alam naman po natin, sabi sa Matthew, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God." Alam niyo po, itong virus na nangyari na to, ito po ay hindi gawain ng Diyos, subalit pinahintulutan ng Panginoon at meron po siyang layunin. At makikita po natin yan sa may Job, nung si Job ay inatake ng kaaway ni Satanas mismo. Alam po natin istorya. Si Job, nakikita po natin na si Satan ay nanggigigil kay Job dahil gusto niyang sirain si Job. At siya ay nakipag
usap sa Panginoon Diyos at siya ay pinahintulutan ng Diyos at ang layunin ng Panginoon Diyos para malaman na matuwid si Job. At sa tingin ko sa sitwasyon na to ay parang ganun din. Pinahintulutan to ng Panginoon, kumikilos ang kaaway, pero ang layunin ng kaaway ay para sirain. Ganun din Satanas kay Job. Pero ang nangyari, ito'y naging maganda pa kay Job kasi at the end of the story, sa chapter 42, makikita po natin that Job was blessed with a double portion. At sa tingin ko sa panahon ngayon, kung tama po yung ating response sa quarantine na to, sa mga nangyari na to, I think God will give us more after this quarantine. Di po ba? Sabi nga ni Joseph sa kanyang mga kapatid, you meant it evil, but God meant it for good. So akala natin ito ay hindi maganda sa mga, pero bagamat pinahintulutan ng Diyos, pero sinisigurado ko sa inyo, God is doing something good for these things. Kaya siguro, ang nais kong ipaalala lang sa inyo habang tayo na sa quarantine, palakasin natin yung ating inner being. So tayo po ay maging malakas at later na maging handa sa anumang plano ng Panginoon Diyos. At alam po natin, mahalaga po yung tinatawag na balanced life sa ating buhay. At bilang Kristiyano, meron pong apat na ating pong dapat hindi mawala sa ating buhay sa araw-araw. Yan na po yung tinatawag na Word of God na lagi tayo nagbabasa. Kaya lalo sa mga estudyante ng Bible School, yung inyong Bible reading, make sure na kayo intact. And I'm sure nasa update kayo o masigit pa. Okay? Yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, worship. Na lagi tayong umaawit, nagpupuri sa Panginoon. At may kita rin natin sa Book of Job, sa may chapter 1, nung nangyari yung mga bagay na yun, Job worship God. Kahit ano ang mga nangyari. Pangatlo, ano pa? Fellowship. Di ba? Yung fellowship ay mahalaga. Bagamat hindi tayo na pag-fellowship sa iba, pero the best fellowship that we have is our family sa panahon na to. So that's the best fellowship. So pag tayo nagsama-sama, that's also a fellowship with God. At ano pa yung huli? Huli, but not the least, but pero napaka-importante is prayer. Huwag po tayo makakalimot ng prayer because we believe that prayer changes everything. At kung ginagawa na ito ay wala akong nakikitang dahilan na manghina yung ating spirito. At pag malakas ang ating spirito, ay malakas na rin yung ating pangatawan. Amen? Kaya mahalaga po yan. At meron akong challenge sa inyo, you know, sa siguro pag nagkita-kita tayo, pag natapos na ito, ay may kita natin ang bawat isa. At isa sa mga impression sa akin ng Panginoon o sinasabi sa akin ng Panginoon ay habang dumadaan tayo sa mga pagsubok na to, anong nangyari sa ating buhay? Anong nangyari sa iyong sarili? Anong nangyari, ano yung mga kaganapan? Ano man naglalaro sa ating isipan? At kung healthy yung ating pag-iisip, yung ating spirito sa spirito, yung the spirit within, I think mas magiging productive tayo. Na magiging productive tayo. At nice kung tapusin sa story. At alam niyo na yung story ito. Ito yung tungkol sa isang kabayo na natrap sa balon. Diba ba? Isang kabayo na natrap sa balon. At dahil yung kabayo ay mabigat, hindi nila mahila sa balon, mamamatay na lang ang kabayo doon. Kaya ang ginawa ng mga tao, tinabunan na lang siya para hindi na mahirapan ng kabayo hanggang siya ay mamatay. Pero alam po rin sir, habang tinatabunan ng kabayo, sinisik niya lang yung mga lupa na tumatabon sa kanya. Hindi nila namalayan, tumataas pala yung lupa at yun ay naging stepping stone niya para siya makalis. Di ba? At sa tingin ko sa panahon ngayon, bagamat nasa gitna tayo ng pandemic na ito, worldwide, gawin natin blessing to instead of curse. Gawin natin paraan para lumago tayo at maging matibay sa Panginoon. So ang tanong ang challenge natin after these things, matapos to, sino ka na? Okay? Did you become better? Are you become a better person? Mas nag-increase ba yung tinatawag na pananampalataya mo? Have you become a better worker? Have you become a better disciple, a better husband or wife? Ito yung mga
tanong siguro sa ating buhay. Nagkaroon ka ba ng panibagong perspective sa buhay? Did you become stronger or weaker? Did you grow? Ito po yung mga mahalaga. Kaya sa panahon na to, pag-isipan po natin na ito'y paraan para tayo lumago sa ating Panginoon. Amen? So keep in touch at patuloy po kami na lang sa inyo at nawa ay patuloy po tayo mag-ingat at alam po natin ang Panginoon ang mag-iingat din sa atin. Okay, God bless you at marami pong salamat sa inyo lahat.